Balance of Sheet! Cheap, cheap talaga. Bakit ang mga bookkeeper sa Pilipinas ay sinasabing lang mura, pero sa totoo, mahal? Ha? Why cheap bookkeepers are expensive? Una, sino-sino ba yung mga bookkeepers? Okay. Ano ba classification nila? Okay. May bookkeeper na taga Makati, taga BGC, may bookkeeper na taga probinsya. Galing ko ako sa marami ng probinsya. At talaga naman, nakakatuwa, nakakatuwa. Kasi yung mga bookkeeper doon, ang charge lang nila is nagre-range ng 500. A month yan, ha? Peso, peso. Mm-hmm. 500 pesos hanggang 1,500 pesos. Yan yung cost nila. Pero, the problem is, ang outcome, zero. Pag kasing sinabi kang bookkeeper, ha? Zero peso eh, oh. Zero peso yung outcome. Pag sinabi kang bookkeeper, definitely, ang outcome mo, bossing, ay meron kang books of accounts. Ha? May isang bookkeeper ako nakausap. Sir, meron naman talaga kaming books of accounts eh. May laman. O sige, buksan natin. May laman nga sa first page. Eh, ano sir yung laman? May tatak ng BIR. second page, third, hanggang ika-58 page. Walang laman. Grabe. So, galing ako sa napakaraming probinsya. Ang charge ng bookkeeper is 500 to 1,500 per client. Per client o per taxpayer per month. Okay. Kaya sila, kaya nilang humawak ng 200 to 300 clients. Imagine mo, mga maliliit na ano yun eh, mga micro, small, medium enterprises yung mga hawak nila. Okay? Outcome zero. Ibig sabihin, wala silang nagagawang trabaho. Dapat meron silang books of accounts na yung books of accounts niya may entries. At yung entries ay in accordance with the tax code. Ayan. Since yung books of accounts walang entries, walang value. Yung, para kang nagpapalimos na wala kang ine-expect na return. Dapat kung binabayaran mo yung bookkeeper mo ng 500 to 1,500, meron kang ine-expect na matatanggap na value, valuable yung services. Eh wala, zero eh. Kasi nga, walang laman ng books of accounts, walang entries, at yung entry hindi ako in accordance with the tax code. Tingnan ninyo, 30, 20, or 10 taon na kayong nagnenegosyo, yung books of accounts nyo walang laman. Ano epekto? Ito epekto. Pag nagta-tax mapping ang BIR, nape-penalize ka ng 1,000 to 50,000 pesos. Imaginin mo, dahil walang laman yung books of accounts mo ng accounting entries in accordance with the tax code, may penalty kang 50,000. Tapos, very stressful ka. Yung emotion mo ngayon, nagkakasakit ka. Nagkakaroon ka ng disease dahil dyan. Sino may kasalanan? Yung bookkeeper ba? Hindi, ma'am. Biktima din siya eh. Kasi wala siyang alam eh. Okay? Ang gusto lang niya, kumita. Pero mali yung kanyang paraan ng pagkita. Ikaw naman, mali ang paraan mo ng pagpili. Cheap. Kala mo, nakatipid ka. O, imaginein mo. Nagbabayad ka dito, sabihin na natin ng 1,500, multiply mo ng 12. O, di magkano yan sa loob ng isang taon. Di ba mga 18,000? Plus yung penalty, ha? Na 50,000. So, mga 68,000 po yung inyong exposure. Hindi lang yon, ma'am. Pag kumuha ka ng cheap bookkeeper, ha? Pag na-assess ka ng BIR, ang immediately ibibigay sa yung penalty, 50%. So, pag ibig sabihin, binigyan ka ng 50%, okay? Binigyan ka ng 50%, yung prescription para i-collect at i-assess ka uli ng BIR, from 3 years, ha, 3 years, magiging 10 years na. Oh, 10 years na. So, ang bigat na epekto, hindi lang yon.
pwede kang kasuhan ng tax evasion. Nakasulat po yan sa BIR. Check ninyo. Ha? RMO 15-95. Kapag ho walang laman ang libro nyo, pwede ho kayong i-charge ng fraud. O di na-humiliate pa in public. Ha? Hindi ikaw. Yung pamilya mo. Yung anak mo. Yung magulang mo. Asawa mo. Kaya po dyan, nag-decide na ako na tulungan kayo. Ito po, hindi siya cheap at siguradong may outcome. Okay? Yung libro po ninyo, sigurado hong magkakaroon ng entry. Kaya nga, books of entries po ito. Do it yourself. Para ho kayong kumukuha ng examination, multiple choice na po yung inyong kukunin. Ibig sabihin, sa isang scenario ay may specific na entry po. Katulad, for example, kung kayo ang negosyo nyo, katulad ko ay isang professional, lawyer, CPA, doctor, yung hong entry nyo sa libro, day in, day out, pagdating ho sa pag-i-issue ng pag-collecta ng professional fee, hindi ho magbabago ho yun. Pare-parehas. Oh, kung pare-parehas yan, kahit hindi ka CPA, hindi ka accountant, hindi ka lawyer, eh di isa lang ho yung entry nyo, paulit-ulit. So, bakit kailangan natin ng cheap bookkeeper? Okay? At saka, ito pa, yung mga lawyers, ha? Mga CPA firm, yung kanilang income from the CPA partnership, minsan hindi nila na-declare. Kasi mismo mga CPA, mga lawyers, hindi marunong gumawa ng accounting entries sa kanilang books of accounts. Yun ho yung nakakalungkot eh. So, nire-recommend ako ho ito sa inyo. Okay? At para ho, maiwasan na ho natin yung penalty, 50,000, tax mapping. Penalty, 50% surcharge pag na-audit ka. Penalty, ikukulong ka pag walang laman ng libro mo. Dahil pwede kang kasuhan ng BIR ng tax evasion. Pwede nyo po itong orderin. Nandiyan na po yung telepono at saka yung aking email address. At umatin ho kayo. May libre ho akong seminars tungkol ho sa BIR open cases, sa BIR letter notice, sa BIR inventory taking, sa BIR benchmarking. Ayan. Magkita-kita ho tayo at mag-iikot ho ako dito sa buong Luzon ngayon, this June, abangan nyo po ako. At huwag nyo pong kalimutan, pag kayo po ay tinatax map ng BIR, meron ho akong servisyo na for 15 months or for 10 months, hindi ko pa ho na-decide hindi ako ho ang sasagot. Personally, sasagutin ko ho ang tax mapping ng BIR. Para hindi na ho maulit yan. Matinong ho kayo sa seminar ko para malaman nyo kung ano ho yun. Paano niyo ma-avail. Huwag na po tayong kumuha ng cheap bookkeeper because at the end of the day, they are expensive. Marami pong salamat at panoorin nyo ho yung susunod kong video ha. Ano yung susunod mong video, Mr. Maestro? Oo, nakakabit dito. Yung tungkol ho sa tax specialista kung gusto nyo magkaroon ng kliyente, mag-membro ho kayo ng tax specialista o kung naghahanap ho kayo ng tax specialista, i-install nyo na po ha, yung tax mapping apps sa Google Play Store. Okay? Marami pong salamat. Let's balance the team! Mahirap talaga. Mahirap talagang makakuha ng relevant, competent, at may care na mga tax specialista. Ang dati hong tawag sa mga tax specialista ay tax consultant, CPA, auditor, accountant, bookkeeper. Ang bago na hong pangalan ay tax specialista. Ino-offer ko po itong opportunity na to dun ho sa gustong maging tax specialista. Katulad ng sinabi ko, ang hindi nakakaalam ng tax code, hindi makikita yung opportunity na ibinibigay ng tax code. Ang daming negosyo rito.
isa sa mga negosyo na pwede po ninyong pasukan immediately. Ha? Malaking business opportunity po ito. Extra source of income nyo. Yung training accessible kasi magte-train ho ako sa iba-ibang location ng bansa natin at saka ilalagay ko rin sa online. At yung pang-apat, yung support ay available. Kasi yung mga training ko, ginagawa ko silang community para nagtutulungan sila. Ano ba yung sinasabi mo, Mr. Maestro? Simple lang. Meron po akong ginawang, bubarahin ko ho to. Meron ho akong binawang apps. Ayan po, makikita nyo. Install nyo po itong tax mapping apps. Makukuha nyo ho yan sa Google. Ayan, Google Play Store. Okay. Ito po yung para sa mga naghahanap ng tax specialista, nangangailangan po ng mga tutulong sa kanilang tax problems. Okay? Ito po yung i-download nyo sa inyong mobile. Okay? Ito naman, kung gusto mong mag-apply bilang partner ko at kumita ng pera sa pagiging tax specialista, ito po yung i-download nyo sa inyong mobile. Temporarily, available pa lang ho siya sa Google Play Store. Pag na-perfect na ho yung program, magiging available na rin ho yan sa mga may mobile na galing ho sa Apple. Okay? So, sir, ano ho yung matututunan namin dyan? Ah, ito, sir. Una, may apat pong pillars. Ito po yung pillars. Nakikita nyo dyan, di ba? Yung pillars. Meron mong bookkeeping, may tax bookkeeping, may tax assessment or investigation, may tax collection, at saka meron pong tax investigation. Ayan, apat po yan. Makikita nyo, apat ang kulay. Iba-iba, bookkeeping, investigation, tax investigation, tax assessment, at tax collection. Sa tax bookkeeping, mayroon hong tatlong levels. VAT bookkeeping, withholding tax bookkeeping, at saka income tax bookkeeping. So, kung gusto nyo pong maging tax bookkeeping specialista, tuturuan ko kayo. Ito lang ho ang kailangan nyo. Lahat ng entries. Napakayabang ko naman. Hindi naman lahat. Siguro, 95% ng entries na kailangan ng alin ng tax code. Ginawa ko pa. Pak! Ayan. So, yung mga accountants, bookkeeper, mamimili na lang ng entry. Bakit, sir, ginawa nyo? Kasi alam mo, ang mga accountant ng government, yung nagtatrabaho sa mga LGU, sa government agency, sa BIR, mga accountant dyan, hindi na nag-iisip ng entry. Kasi yung entry, pinipili na lang nila sa pamamagitan ng transaksyon. So, minamatch na yung transaksyon, dun sa available entry. Ayan. Ganon din po sa tax code. Hindi na ho kayo mag-iisip kasi sinabi ng tax code, siya na ho yung magbibigay ng entry sa inyo. Oh, available ho ito. Pag binili nyo ho ito, may kasama hong training at kontrata sa kontratang SNPEL. I-Google po ninyo kung anong ibig sabihin ng study now, pay ETM later, lalabas na po yun. Next po is yung pong pagiging tax investigation. Ayan. Sa tax investigation po, mga bossing, marami kayong choices. Ayan, makikita nyo. Ipa-flash ko. Poink! Ayan. Nakikita nyo ba yung choices nyo? May letter notice, may letter of authority, may benchmarking, may Oplan Kandado, may subpoena duces tecum, at saka, ayan pa, nakalimutan ko isa. Pagdating naman mo sa investigate, sa assessment, may notice for informal conference. Ayan, naka-plus ho sa screen nyo. Notice for informal conference, preliminary assessment notice,
final assessment notice o formal letter of demand o at saka final decision on disputed assessment. Pag ang specialty nyo naman ay tax collection, alam nyo po yung preliminary collection letter, final collection letter, warrant of distraint and levy, at warrant of garnishment. Lahat ho yan. Meron hong support group at meron hong training. Of course, may bayad ho yung training. Ang training po natin, makukuha ninyo sa Taxation Professional University online o mag-meet ho tayo. Nag-iikot nga ako sa buong Pilipinas. Ini-invite kita kahit OFW ka, kahit accountant ka, CPA, lawyer, bookkeeper, o kahit ano ang natapos mo. Basta't marunong ka lang mag-umintindi ng Ingles, sumulat sa Ingles, kahit na yung pagsasalita sa Ingles, okay na hindi mo kayang gawin. Basta yung dalawa, understanding English, reading English, and writing in English. Okay na ho yan kasi ganun ho ang labanan sa pagiging tax specialista. Marami hong tao na nangangailangan ng tax specialista. Ini-invite ko ho kayo na maging tax specialista para ho magkaroon ho kayo ng extra income. Hindi nyo kailangan mag-resign sa trabaho. Kasi ho, para ho yung apps, ano, pag pinindot na ganon, naghahanap siya ng tax specialista para sa letter of authority, at kung kayo, ang pangalan nyo ay nakarehistro sa tax specialista letter of authority, yung telepono ho nyo magri-ring. Unahan ho kayo doon ho sa pagtanggap. Then, magkakaroon ho kayo ng professional fee pag nag-meet ho kayo ng tao. Okay, hanggang sa muli, ah. Tandaan mo, tax mapping apps, i-download mo na. Sir, saan ko i-download? Sa Google Play Store. Kita tayo.